Hi everyone, this is David from CSR Insights. Thank you for joining us in having conversations about good matters that improve people's lives. Today, we'll do a bit of lifelong learning with Mrs. Ophelia M. So. Hi ma'am, belated Happy World Teachers Day po. Hi Sir David, belated Happy World Teachers Day and hi to that our two beautiful ladies. Good morning, Mahalap Nalong. In Kapulinyo, magandang umaga sa buong Pilipinas and sa Waray, maupay nga aga. Thank you, Mrs. So. Pakilala ko lang po itong dalawa nating guests. Ano? Today we'll have Miss Christine Joy B. Magdaraog and Miss Cheryl Ann T. Castillo. They are both teachers from Alpha Star Montessori School. Teacher Sheena and Teacher Joy, baka gusto nyo munang mag-greet, Teacher Sheena? Good day po, Sir David, Mrs. So. Thank you for having us here today. And belated Happy World Teachers Day din po sa lahat ng mga guro na nanonood at nakikinig po sa atin. Thank you, Teacher Joy. Yes po, good morning and Happy World Teachers Day. Especially po doon sa mga teachers natin sa Kapo who celebrated World Teachers Day yesterday. Opo. Mrs. So, anong tatanungin ko lang kayo, no? Kasi since sineselebrate natin yung World Teachers Day, 1 month yun eh, na 1 month long celebration. Pero parang para sa inyo, ma'am, habang nagkukwentuhan tayo, parang every day is World Teachers Day. I mean, bakit yes sila ganun po, na dinideem na napaka-importante ng kanilang ginagawa? Yes po, sir. Kasi buhay ng mga bata, yun eh, kinabukasan ng mga bata. Yung buhay ng bata, kinabukasan nila, kinabukasan din natin mga magulang at ng buong mundo. Pag hindi natin tinuloy-tuloy ito, paano na po? Kailangan po natin talaga ito. Lalo na sa pag-uugali ng tao, ng mga bata. Kasi may tendency na po tayo ngayon na mag-spoil ng mga anak natin. Kasi kulang tayo ng panahon sa kanila eh, hindi dapat eh. Opo. Dapat may quality time that we spend with them para malaman natin ang pangangailangan nila, kung paano sila mag-grow better and better each day. Ganun lang po. We explore to know what is ongoing in this world. Kasi nasa social media na tayo, ang hirap kung hindi ka natututo. Yes, ma'am. Kagaya ko, hindi ako natututo dati. Ngayon, napipilitan na ako. Nandito nga tayo ngayon. Opo. Kasi ma'am, kailangan matuto eh. Oo, kailangan mag-adapt, no? Si Teacher Sheena and Teacher Joy, ano pong tinuturo ninyo sa elementary po ba, Teacher Sheena? Currently po, I'm teaching Senior CASA in Montessori Preschool po and Science 1 and Science 2. And then si Teacher Joy naman po? Naman po ay sa preschool din po, Junior CASA naman po. Then I also have Math 1, Math 2, and Math 5. Tatanungin ko lang, di ba mahirap magturo ng preschoolers? Kasi di ba parang, ano ba yun? Parang tulad ng sinasabi ni Mrs. So, kailangan ayusin mo muna yung behavior niya kasi baka hindi pa niya alam din yung mga patterns, how to, you know, parang pag ganitong time, aral muna. And then next, mag-snacks. And then next, mag-break. Teacher Sheena, anong experience mo? So, I've been teaching po for 9 years. Nag-start po talaga ako sa kindergarten. So, na-notice ko lang po, when you set expectations, when you set rules to little children, syempre, in a way na maiintindihan rin nila. So, hindi pa rin, rule number one, you do this. Rule number two, you do this. Okay. You have to communicate in a way na naiintindihan nila. So, it's a process. Magkakamali talaga sila. Siguro mga first week, hindi talaga nila alam yung routine. Yung this is the time when we eat, the time when we work, we start with the lesson. Hindi pa po nila yun maiintindihan agad. So, kailangan po talaga magbaon ng patience. Uh-huh. Kailangan po talaga ng haba ng pasensya. Uh-huh. Tsaka yun nga po, let them make mistakes. Let them make mistakes. Kasi in their young minds, talaga pong magkakamali sila. And then nasa teacher na po yun kung ano ka magre-react. Galit ka ba kaagad?
Do you communicate with passion? Nagbibigay ka ba ng instruction ng maayos? Yun po, kasi minsan kapag galit ka kaagad, oh, hindi na ako magkakamali. The Oo nga. child tends to be afraid to make mistakes. And then nawawalan po ng rapport, yung connection. Kasi po, aminin man natin o hindi, we learn sa mga tao na gusto natin. Diba? Especially with children, they Oh. learn in people that they like. If they're afraid Okay. of you, talagang hindi. Mahihirapan po talaga tayo for the whole year. Yun po talaga yung na-experience ko. Yearly po yun. Oo, so yung mga Ikaw? little na pagalit or little na pag-raise ng voice, minsan tumatagal siya ng 1 year kasi no, yung bata hindi niya naiintindihan, akala niya galit ka, Yes po, pero sir. opo, yes Mrs. So, ano pong Maingat mai-add po niya doon? dapat eh. Maingat po dapat. Kaya po ako pag pumasok, nakatayo lang muna ako doon sa my door. Tapos, ganoon. Pag nakita na nila ako, okay naman sila eh. Pakiramdaman muna, Mrs. So. Pakiramdaman muna. Ano ba sa pakiramdam ng bata? Yung timplahin muna, Opo. gaya ng sinabi ni Teacher Gina. Opo, si Teacher Joy, kasi 'di ba play-based yung ano, 'di ba? Tama ba pag pre-CASA? Ibig sabihin, so kayo dapat Junior playful din CASA. kayo. Hindi nakakapagod ba 'yung ganoon? Oh, minsan po, to be honest about it. Minsan nakakapagod din, pero for you to be able to teach the kids well, you have to enjoy what you're doing also. So you have to, kumbaga, dapat mag-stop down ka din sa level nila. Right? You have to be playful with them para at least oh, si teacher is a teacher is very comfortable to be with. So kumbaga, because they're comfortable with you, teacher, i-approach ka nila if they're having difficulty with, limbawa, this topic, I don't know how to do this, so I should ask teacher. Kasi if they establish rapport, sabi nga po ni Teacher Sheena, if you have that good relationship with them, it is easier for you to communicate with your students. Alam nila kasi na, establish nila sa mind nila, if I'm having difficulty with this kind of lesson, I can go to teacher because I know the teacher will help me. Kasi kapag ibibig mo yung image mo as someone that, hindi, tinuro ko na to, dapat alam nila yan. Kasi tapos na natin siyang itakil eh. Bakit hindi niyo alam? Ibig sabihin, hindi kayo nakikinig. Parang kapag ganyan yung in-instill mo sa bata, parang hindi na siya lalapit sa'yo. And because of that, mahihirapan yung process ng learning. Kasi hindi sila maka-communicate sa'yo properly. Kasi natatakot sila eh. Oo. So it's really important to establish rapport for to be able to communicate with them and vice Oo. versa. Teacher Joy, i-follow up ko lang, gano'n ka importante yung, halimbawa, song and dance? Madalas ko yung nadidinig sa mga bata eh. So, halimbawa, if I ask them, oh, what did you do in school? So, we sang and danced. Ganun parating sinasabi nila. Ano ba yun? Yes. Talaga mas effective yun na way of connecting with them? Yes. Yes po. For me po, it's very effective. Kasi nga po, mga bata eh. Kumbaga, that's a preparation for them po. So, kasi magbibuild ka muna ng kumbaga routine. So alam nila ko the first thing that we do in school, circle time. In that circle time, magsisim kami, magpa-follow along kami kay teacher. And after that, mag-work na kami. So may process, may routine. After this, we're gonna do this. And after this, we're gonna work. And after working time, we're gonna eat our snacks. And after that, we're gonna do circle time again. So kumbaga, it's easier for them to cope up sa learning process kasi alam nila what is expected from them. So using and dance, kumbaga nakaka-boost yun ng energy nila ng para maging excited sila. We're gonna learn something new today through that and dance na ginagawa what? Nila. What happens when a child cries? Teacher Joy and Teacher Sheena, what happens? What do you do when a new student cries inside the classroom? Usually po kasi, case-to-case basis po. Kasi for example, medyo disruptive yung pag-iyak ng bata. So ang gagawin po is, para hindi maka-istorbo doon sa mga batang may ginagawa or may ginagawa pang work, iniiba muna, ina-isolate muna yung bata. Kakausapin ni teacher, syempre, malumanay na pag, kumbaga gagamitin mo yung malumanay na boses para in a way, hindi sila matakot. At alam nilang they are in a safe place. Kasi minsan, hindi talaga maiwasan yun, especially sa mga bata.
lalo na kapag si mommy or si daddy yung kumbaga naghahatid dito sa school, so syempre ayaw pamawalay sa kanila. So, kumbaga, it's a process din naman po talaga. Eventually, kapag nag-i-enjoy sila, nakikita nila na nakaka-make friends na sila, sa classmates nila, and then nagiging comfortable na sila sa teachers nila, eventually nawawala din naman yung pag-iyak. Pero kasi talaga in the beginning, that's normal po talaga. Hindi naman talaga yun maiiwas. That's a Teacher Sheena, process. oo, may dadagdag ka ba doon? Additional lang din po kay Teacher Joy. Yes, that's a great point po. Kasi syempre sa mundo ng mga bata, sanay sila sa house, you know, pag nagmamahal sila, kasama nila si mommy at daddy. So yung pagpasok sa school, first steps in school, talagang, oh, it's a new world. Big world yun talaga para sa kanila. New people, talagang, kumbaga kung tayo ang adult, tapos ilalagay tayo sa isang lugar na wala tayong kakilala, di ba, ang hirap. So imagine natin yung bata na hindi pa nila alam kung paano i-handle yung emotional stress, yung kaba. Syempre, talagang kailangan natin itindihin, ang outlet nila ay iiyak po talaga sila. At normal po yun. We just let them feel the emotion, and then afterwards, pagkalmado na sila, yun, i-explain po natin ng ayos. Kaya, thank you. Kaya sir, ang ginagawa ko, nagbabantay ako dun sa first few days para nakikita ko na sumusunod yung parents, na iwanan ka agad yung bata. Kasi habang hindi nila iniiwan, hindi namin natatanggal yung pagka medyo pagka shy, medyo unting takot. Kasi siyempre bago nga to. So after 3 days, kailan unti-unti nang mahiwalay sila na hindi na iiyak, gano'n. Yeah. Ngayon yung parents naman din, sobrang takot din naman. Eh sabi ko, ganun din naman dinanas ko noon eh, nung dinadala ko yung mga anak ko. Ganun, iiyak. Tapos sabihin ko, kailangan mong mag-aral, anak. Hindi mo yayapusin ng yayapusin. Hindi, lalong magpupumiglas kung kinuha na ng teachers. Naalala ko, ma'am. Sige na, anak, punta na tayo. Oho. Meron mga observations yung mga guidance counselors, eh, no? Nung kausap ko sila, sabi nila, mas ano pa daw, mas mahirap pa minsan gawing polite yung mga parents kaysa sa mga yes estudyante. Yes po, mas mahirap sila. Oo, kasi mas sila yung mahirap ayaw silang oo. maging ano, cooperative at times. Opo, sa yeah. Lalo pa sa paghatid. Opo, kaya opo. Minsan, gusto pang pumasok sa loob ng classroom. There were times po talaga, kasi kunting ingit ng bata, takot na sila eh. Hindi naman sinasaktan yung bata eh. Yeah. Kaya nung may CCTV na, maglagay na ako ng CCTV. Opo. Para makita nila, ma-review nila. Mm-hmm. Kung may reklamo kayo, may CCTV, era-run natin. Era-review natin. Ma'am, gusto kong tanongin si Teacher Sheena kung nakakapag-interact din ba kayo, ma'am, sa mga parents. So, how do you encourage them na okay lang po, iwanan nyo na yung anak nyo dito o wag na kayong pumasok ng eskwelahan muna? Teacher Sheena po. Okay po, dati po, we get to interact with the parents. Hinahatid po nila sa kid. And then, syempre po, minsan nasa car pa lang umiiyak na. Sige po, mommy, daddy, it's okay po. And then, most of the time po, dinadala na lang namin papunta ng room. Tapos, you just let them cry. And then, in a while, mapapagod rin man po sila. And then, yun po, kakausapin na once na kalmado na, na-regulate na nila. At nakita nila na hindi naman pala scary yung classroom, hindi naman pala scary yung mga classmates ko, yung teachers ko. So yun po, minsan po, kinakausap din namin yung parents to encourage them na, Mommy, it's okay, this is a safe place. Pwede nyo pong iwan yung anak nyo sa amin. Wala pong problema yun. At normal po talaga yung pag-cry. Minsan po kasi, marami po kasi kaming first-time parents. So we understand rin naman po na talaga ang hirap i-let go ng ating mga anak. Yeah. Ang hirap po nilang i-let go kasi magiging okay lang ba siya? Magiging okay ba siya with his or her classmates? So yun po, kailangan lang po ng reassurance then from the teacher sa mga parents na it's okay po. Opo. Kaya po natin. So we just have to work together. Yeah. Trust gandang each other point po in the ano, process. Sinabi ni Teacher Sheena na meron nga namang mga parents na first-timers. So, napaka-importante siguro talaga na parehas niyo, sir.
Oh, ma'am. Parehas yung first So timer kayo. napaka-importante ng pre-orientation, ano? Tsaka kailangan active talaga sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, ano? Again, kapag pinasok po ninyo ang mga anak ninyo sa eskwelahan, hindi lang yung mga anak natin ang papasok, ha? Pati tayo, you know? Para tayo Malamang. naka-enroll na din. So dapat mag-cooperate tayo Tama with po. our teachers, our principals, and school head. Teacher Joy, kapag ang mga bata nagiging rowdy na halimbawa, hindi na, medyo nagkukulitan na, how do you calm them down kung sakali? So, case-to-case basis po kasi ano. So, may mga kids po kami before with ADHD. And sila po usually yung hyperactive. Sila yung makukulit talaga inside the classroom. At yun ang ginagawa po namin dati. May trampoline kasi kami sa lakas. So, para ma-tone down yung energy nila, ang ginagawa namin po, pinapa-jump muna sa trampoline. Para Hinahayaan lang silang kasi maglaro. mabawasan yung, yes, mabawasan po yung, kumbaga, yung energy level nila kasi grabe yung, kumbaga, grabe yung taas ng energy nila. Para matulog na yun. Parang kumbaga pinapagod yung bata by jumping, by playing. Tapos kapag yung nag-tone down na siya, binabalik na. Kapag ready na siya to work, to listen, binabalik sa classroom. Tapos, diretso po sa lesson. Tapos, sa ngayon po, doon sa preschool, kasi syempre, hindi may iwasan talaga, may mga makukulit. Ang ginagawa po dyan, syempre, kinakausap, masinsinang pag-uusap po, ano. Hindi rin po pwedeng karasahan mo siyang, no, you behave. Parang, agad-agad, ganun yung pasok mo. Kasi hindi rin po yun effective. Sa experience ko po, ano, Hindi nila hindi porket maintindihan. ko, Opo. hindi porket kung ikaw yung teacher, ikaw na yung authority, sasabihin mo, you behave kasi this is the classroom, ano. You behave according to the rules. Hindi po ganun. Hindi kasi siya effective sa mga bata. Kasi syempre, hindi naman nila masusuka yun eh. I want to play. Parang ganun, kung ganyan pa yung banat nila sa'yo. Of course naman, we understand na yung mga bata, they also have the rights to play, ano, bata sila eh. So, syempre, inside the classroom, may limit. So, dapat dahan-dahan, kumbaga, ipaunawan natin sa kanila. There is a time to play, but inside the classroom, you have to follow also the schedule. Okay, that you play in this time, pero kapag ganitong oras na after the lesson, you have to work. And if it's working time, you have to finish your work first so that afterwards, after you finish your work, pag may sama this sorry po kasi after they finish their work, they can choose their work na their material that they want to work with. So, kumbaga yun, ilo-look forward nila yun, tatapusin ko tong work ko para after this, I can choose the material that I want to work with. I want to work with the clay, I want to draw. So, kumbaga yun, parang isiset mo sa mind nila na dahan-dahan, hindi po siya madaling gawin kasi mga bata, syempre, kukulit pa. But in a way, patience, patience, talagang maraming baon ng patience po talaga yung kailangan. So eventually, give them time din also po. Give them time na ma-absorb nila yon. At Tama. eventually, Teacher, Teacher magpa-follow po Joy? sila ng routine. Teacher Joy? Yes. Paano kung yes po. Isang araw, masama yung pakiramdam mo, medyo may personal problem at happens? Oo nga, Paano, no. Minsan po kasi, paano nyo hinahandle? Ikaw rin, Teacher Sheena. Kasi, bata yan eh. Makikita nila kahit na bata pa sila, mabilis silang makaintindi. Titingnan lang yes, tayo po. Sa mata, alam nila. Opo. Kaya, talagang communication natin sa kanila, sa mata. Kung nakita niya, malungkot, gano'n. Opo. As a teacher po, minsan kailangan din natin maging artista, no? Opo. Kasi minsan kapag ano, artista. Yes po, yes. Kasi may mga times po ganun, lalo na recently kasi yung weather, ulan, tapos mainit. So yung ibang teachers, inuubo din, masakit yung katawan. Pero pumapasok mo, ano? Pero inside the classroom, parang i-disregard mo muna yung personal feelings mo, yung nararamdaman mo. Kasi in front of the kids, kalimutan. Bata talaga. Kumbaga, you have to be lively. Kasi kapag, kumbaga, papatay-patay ka, parang they will not enjoy what you're teaching them. Eh. Hindi, makukuha yung attention nila kapag you're low in energy. So, as Opo. Much as possible, kumbaga, kahit masama yung pakiramdam mo, kahit may personal problems ka, kumbaga, imamask out mo yun eh.
Okay. happy ka lang out of the kids. Kasi Oo. hindi naman nila maiintindihan yan sa si teacher ngayon kasi may pinagdadaanan ng problem. Kung baga, hindi mo yung ibibigay sa mga naiisipin pa nila. Bakit si teacher ganito? Bakit ganito? Kung baga, Blame kailangan phase mo as on. teacher. Yes. Oo. Diba? Artista tayo minsan. Even Yeah. though yourself, you're not feeling okay, you have to smile. You have, Yeah. kumbaga, boost mo yung energy Okay. mo kahit mahirap. Teacher Thank you. Sheena po. Magpadagdag naman tayo ng idea kaya, no? Teacher Sheena. Sheena. Sa'yo naman, Okay. paano? Medyo, So, kaya ko tinatanong, si Teacher Joy kasi, ano siya, yung malumanay, yung talagang, nandun lahat, kung makikita mo, hindi mo nakikitaan ng tataas ng yung boses. Si Teacher Sheena minsan, mayroon siya diyan. Kasi, alam na, pero alam ng mga bata na kailan sumunod sila para hindi sila medyo alam niyo Okay. na yon Opo. ganoon kaya tinatanong ko siya ngayon paano kung ganoon paano napipigilan parang ako paano ko ba napipigilan pag nandiyan ako sa classroom na bakit ganyan Sige po, yan Teacher Sheena. Di ba so ayun nakakatuwa po yung storytelling natin. Dito po kasi sa Alpha Star, alam naman po nila na firm po talaga ako pagdating sa mga kids. Pero hindi naman po ako yung scary teacher kahit magtanong po kayo sa mga bata. Medyo firm lang po ako. So pero I understand din naman po na they can feel you. Kahit sudden change ng tone ng voice, sudden change ng yung expression ng mukha mo. Because I have a kid one time, I have a student, I was all smiling sa classroom lang, nakangiti ako, and then he came up to me, teacher, why are you sad? How? Like how? Kasi talagang smile kong smile, energy kong energy po talaga. Kapag nasa classroom ako talagang ibang tao na po ako. Ako na si Teacher Sheena pag nasa classroom. So, ang ginagawa ko po niyan, syempre, simula po noon, nag-regulate na po ako ng emotions ko. Kung minsan, malungkot, or syempre po, marami rin naman po tayong mga responsibilities outside the school. Pag sobrang stress po talagang pinapractice ko yung proper breathing exercise. Oh, good. Talagang sobrang laking tulong po ng inhale, exhale. Kaya ang linya ko po lagi dito sa school, inhale, exhale. Okay, inhale through your nose, exhale through your mouth. Yung smell the flowers, blow the birthday candles, yung mga ganun po. Because it Pretend really that helps there's me. A rose in front of you. Yes. Di ba? So parang ganon, na bilang... yung boyfriend nandyan, sa gilid-gilid lang. Di Ayun ba? Nga po. So... as a teacher, kailangan mo compartmentalize yung mga priorities mo. Ito muna, nandito tayo sa classroom, alisin mo na lahat ng mga emotions, focus sa kids. Kasi Opo. Yun naman po ang priority. Once you stepped on the school, nasa children na po yung priorities natin. So yun po talagang advice ko, kailangan ng proper breathing exercise. Kasi sometimes po, we're breathing pero nakakalimutan talaga natin huminga na totoong hinga. Teachers Sheena and Teacher Joy, paano nyo hinahandle pag inaway kayo ng parents? Sige, Teacher Joy. Siguro naman, hindi inaway. Medyo Inaway inaway. talaga, Ganun din, sir. inaway talaga. Sige po. Inaway talaga, sir. Okay. Parang wala pa naman pong natatandam. Inaway talaga po na inaway. Inaway kayo. Nandun ako eh. Kayo ng ate mo. Remember? Hindi po ako, wala po ako sa yung sa mismong yung sa away mismo. Ay, hindi pala siya ang inaway yung ate niya. Apo. Ate niya, nandun siya. Pero kung sakaling... Kasi teacher din yung ate niya dati dito sa Alpha Star. Okay. Kung sakaling dumating po sa ganong chance, yung mga parents, syempre minsan very emotional silang darating sa atin to air their advice halimbawa. Ano pong palagay niyo paano niyo siya i-handle, Teacher Joy? Meron po ako dating experience before.
Parang nagka-problema sa bata kasi nagbi-misbehave yung bata. Gusto namin makausap yung parents para natin po alam nila kung ano yung ginagawa ng bata dito. Pero busy po siguro yung parents kaya hindi kami nagkausap. Tapos, pero nung may PTC po kami noon, yung parents teachers conference po, ano, yung importante lang po siguro kapag makikipag-usap tapos may issue i-resolve is to be yung kalmado lang. Kasi kumbaga yung init ng ulo yung ipapa-iral mo, nang hindi rin naman masosolve yung problem na dapat sanang isosolve mo. So for me po, kung ayaw ko kung dumating yung point na yun, yung time na yun, magkaganon. Pero siguro po kung meron man situation na ganon, siguro kalmado lang. Kalmado lang kakausapin yung parents, ipapaintindi bakit nagkaganon, ano ba yung issues na dapat i-resolve. Kasi wala naman po, di bang, hindi nadadaan sa magandang usapan, sabi nga nila. At meron din po one time noon, yung parents kasi parang, kumbaga, defensive sa anak. Hindi ko na po, hindi tali ko po yung nangyari po. Ano, parang may nangyari sa bata. Hindi naman po nasaktan yung bata, pero parang nagreklamo po yung parents. Bakit ang nagkaganon yung anak niya? It turns out na nanggaling pa rin, yung issue na yun, nanggaling rin pala sa bata. So, kumbaga, yung parent, sinisisi yung yung teachers tsaka yung classmates ng bata bakit may nangyari ng something sa anak niya. Tapos it turns out pala sa investigation, kumbaga hindi naman po kami nag-blame or whatever, pero nanggaling po sa, kumbaga sa bag ng bata yung something. Kasi may pinabasang ads, sabihin ko na think of, tapos parang, parang nagkakasugat yung anak niya dahil kumbaga what the police man, kinakagat. Tapos may mga pantal-pantal. Pero nanggaling pala sa baon ng bata. Okay. Tapos, tapos parang nagreklamo yung parents. Pero at the end po, yun nga po, basinsin ang usapan. Daddy, ganito po yung nangyari. Kasi yung ano pala niya, yung baon niya, medyo nilang na kaya nagkakaroon ng mga sugat-sugat. Dahil nga sa mga hanggang na nagsilabasan doon sa kanya, sa gilid ng bag niya. Oo. So, naiintindihan din naman ng parents. Tapos nag-tone down din naman po siya. Oo. Kasi kaya nga po, ano lang, malumanay, tsaka kalmado. Oo. Uy, magandang ano yun, Mrs. So, ha? Kasi yung mga at Teacher Joy, yung mga... Ikaw na, ganun po talaga. Lalo na yung tapos, mga ikaw naman na nilalanggam. Teacher Sheena. Kayo po, Teacher Sheena. Okay, so add up lang po doon kay Teacher Joy kasi I've been teaching in Alpha Star for 7 years. Turning 8. So, ang dami ko na po talaga ng experiences sa ganyan. May level 1, 2, 3, mga ganun po. So, napansin ko lang po on how we handle it. With Mrs. O kasi, she really wants action agad. You know, kailangan ma-investigahan agad. So, what do we do first is we take the parents to the office kasi sometimes po sa lakas ng emotion, sa taas ng emotion, sa gate pa lang. Medyo maano na, malakas na yung voice. So gusto nating maging role model at all times sa mga kids. So we take them to the office kasi mahirap na doon kayo magkasalubong sa gate and then makita kayo ng mga bata. Okay? And then we take them to the office and let them calm down first. And we always listen first. Okay. Without interruption na. We listen and we agree to some points but then we still have to categorize din. Syempre, hindi lahat ng statement ay okay. Kasi since hindi nga naman nila nakikita yung mga nangyayari sa school. Sometimes kasi maraming misinterpretations din eh. So, and of course, don't forget to empathize. Kailangan nating tanggapin at iparamdam sa kanila na valid din yung mga concerns nila. Yeah. Kasi in the first place, sino ba ang ating client talaga? Sino ba ang ating focus? Yung bata. So pareho lang naman tayo ng goal. Hindi lang siguro nagkakaintindihan at that time. So yun nga po. If it's our fault, we take responsibility and we apologize. And of course, we also explain ourselves then. Okay? Not in a defensive manner. So yung ano lang talaga, yung diplomatic manner. Ganun po talaga ganun. Yung sir. Mm-hmm. Tapos po sir, kadalasan nandyan ako kaya medyo natutundam sila. Mm-hmm. Kasi yes, I talk to them naman nicely na
during the enrollment, sinasabi ko na yung guidelines na ganito tayo. Tapos, I had a guideline also to them na sinasabi ko, kung mayroon kayong nakita sa bata na different, like may gasgas, kailangan anuhan, picturean, videohan, kasi baka tayo ang masisi. Kaya there were times na tinitingnan talaga kasi minsan namang pinakagat nila, sarili nila. Tapos kayo masisisi. Kaya very sensitive kami dati sa ganon. Nung nakilala na yung Alpha Star na a very good school, na very compassionate, totoo naman, di ba, teachers? Very compassionate na we listen, we try to understand everything. Yun, hindi na po namin kailangan gawin yun eh. Kasi wala nang nagre-reklamo na may nangyari dito. Kasi alam na nila na pinapangalagaan talaga ang mga bata. Kasi kung hindi mo mabuild yung reputation na yan, palagi kang nagkakaproblema. Yeah. Mayroon po akong nalalaman ng mga ano, mga may-ari na nagtatanong sa akin how to handle this. Alam na alam ko na yun eh, kaya sa akin sila pumupunta. Kasi dati naman po hindi naman sinasamahan ng mayroong with unique needs. Ngayon po kasi slowly, kasi marami na po yan eh. Hindi na ma-absorb ng lahat ng nagbibigay ng mainstreaming or inclusion, kaya kailangan talaga na ibibigay na rin, na ihahatid na rin sa iba, na kung sino man may alam, kailangan tulungan yung hindi nakakaalam. Ganun lang po yun. Missy, so in terms of lifelong learning, gusto kong tanongin si Teacher Sheena and Teacher Joy. Siguro unahin ka na si Teacher Joy, ano? How do you practice itong continuous development? Siyempre, day in and day out, you're in the school. Para meron ka ba mga online courses na tinitake, or do you do some readings or some researches? Yun po, no? Very thankful tayo sa internet. Pwede na yung information in just one click. So may mga times po nag-search pa rin, like what are the strategies na effective for this kind of students. Kasi may mga in teaching po, ano, hindi naman lahat ng strategy or one strategy very good na siya for like all kinds of students. Kasi hindi naman ganun. So as a teacher also, you have to like search also. Ano ba yung mga pwede ko pang idagdag sa mga strategies na alam ko na, na ina-apply ko na sa classroom. So what kahit sabi natin effective siya for this type of students, for this group of students, hindi mo sasabi for the next batch of student that you will handle, effective pa rin siya. So, kasi nga, di ba, unique individual yung mga bata, yung students natin. So, continuous search, searching for information, magbasa ng books, and then, because of Mrs. Po also, I was given the opportunity to take my master's po in special education. So ayun po, continuous education po also. Hindi po siya natapos, but eventually, hopefully matapos ko siya, makagraduate na. Kasi because of that, I've learned a lot po, especially po sa mga batang with unique needs. Kasi when I graduated, when I started working po in Alpha Star, I was a fresh graduate po, actually. Then, right now po, andito pa ko sa Alpha Star for like 5 years, 6 years na po. And actually, yung Alpha Star talaga, kumbaga siya yung nagbigay ng platform sa akin to understand better yung world ng students with unique needs. Kasi when I first started po, kumbaga, may culture shock din po ako naranasan. Kasi elementary education po ako. No? Hindi po ako major in special education. So pagdating ko po sa Alpha Star, because they are already offering po mainstreaming, so that's the first time po na nakamit talaga ako, nakahandle ng mga batang with unique needs. So at first po, hindi po alam paano siya i-handle. So syempre, hindi ko naman pwede ipakita na nagpapanik po. How do I handle this student? Kasi may behavioral problems. So, in those kind of situation po, I have to research para mabigay ko yung kumbaga yung quality education na deserve ng mga bata. Thank you, so, Teacher Sheena. Searching. Tapos, Teacher Joy. Eventually, and then one more po also, you have to understand your kids also.
Kasi iba-iba nga po sila. Every student has their own needs, not because they are unique or whatever, but because as an individual po, iba-iba yung needs nila. They learn things through pictures, through words, through visual, or different po eh. So, ikaw as a teacher, you have to, kumbaga, dapat maibigay mo yung needs ng batang yun. Kasi deserve nila yun eh. Diba? They deserve the quality education that you could offer. Ano? And for you to be able to do that, for you to be able to give that quality education, is you have to, kumbaga, dapat well-versed ka rin in everything. So continuous education, research, research every day. Kasi as a teacher, we're not perfect eh. Hindi naman every day tama tayo. Like, we commit mistakes, but you know, the most important thing naman is we have to learn from those mistakes. And yung sinasabi ko palagi sa mga co-teachers, so as a teacher, sometimes you have to be disappointed sa sarili mo. Kasi may mga times na dapat talaga i-evaluate mo yung sarili. Am I doing enough? We critic ourselves. Am I doing enough? Yes, you have to critic yourself sometimes. Tama pa ba yung ginagawa ko? Yun my student, are my students learning? Kasi minsan makikita mo eh, they're not interested. So sinasabi ko, makikita mo yun sa facial expression ng mga kapag nasa harapan ka, makikita mo lahat. Makikita mo talaga lahat. Kaya na-understand ko yung nung sinasabi ng mga teachers namin before when I was still elementary, high school, college. Kapag nasa harapan ka, kita mo lahat. Every single detail, makikita mo lahat. Totoo po. Kapag ikaw yung nakatayo sa harapan, makikita mo talaga. So alam mo yung kung hindi na interesado yung mga bata, makikita mo talaga siya. So you as a teacher, you have to reevaluate yourself. You have to be disappointed in yourself. Kapag hindi na pala okay yung ginagawa mo as an educator, as a teacher, it's okay to be disappointed with yourself sometimes. Kasi ibig sabihin, parang you're still checking yourself. Parang you want to move on. You still want to improve. Yes, and because of that disappointment na nafe-feel mo, kasi ako may mga times po talaga na feeling ko I don't, parang hindi ko na-deliver yung topic ko today, parang I did not do good talaga. So I feel disappointed po, ina-admit ko po yan. Because of that, nag-research po ako, ano ba yung mga strategies na pwede kong ibigay, pwede kong ano yung activities na parang maging interesting to sa mga bata, makikinig sila sa akin, magiging ma-engage sila sa lesson namin. So, I have to reevaluate yourself, continuous research, kasi nagbabago po yung needs ng mga bata. Yeah. Kasi nagbabago rin yung time. So, ikaw as a teacher, dapat maraming bata. Na continue to develop yourself as a teacher and as an individual also. Sabi nga, once a teacher, forever a student. Oh, nice. Yeah, very Sheena. Good. Teacher Sheena? Teacher Sheena naman. Yes, I agree with Teacher Joy 100%. Especially with the culture shock. Kasi kapag fresh graduate ka, feeling mo, I will be a good teacher. I will stand, I will teach, and everything will be okay. Pero hindi. Totoo po talaga na kapag nasa in classroom real life, wala yun. Iba-iba. Iba-ibang bata, iba't-ibang needs, iba't-ibang style of learning. So talagang, grabe mag-a-adjust ka. And speaking of culture shock. I remembered my first day in Alpha Star, no? I don't know if you still remember this, ma'am, often. The first day that I handled a learner or student with unique needs was last May 17, 2016. First session, 10 minutes. First 10 minutes, nasuntok na kaagad ako sa mukha. Okay. So, una, yes. So, Ma'am Ophel, nasuntok po ako. Anong gagawin ko? Alam niyo po ba kung ano yung advice ni Ma'am Ophel? Ba't di ka kasi umilag? I was like, ha? Hindi ba siya naawa sa ilag ka talaga eh. Yes, kasi pagdating ko po sa Alpha Star, I have little to no knowledge about handling children with unique needs. And then, first week, in Alpha Star, sinalang na agad kami sa mga seminars. Doon po talaga ako nahasa and I'm so thankful kay Ma'am Ophel kasi pinadala niya kami sa iba't ibang seminars as in special education, early childhood education, reading seminars,
you're improving your skills. Kaya, yun din po yung naisip ko, naging lifelong learner kami sa Alpha Star. Kasi tuloy-tuloy po talaga yung Kailangan eh. feeding of information. And na-appreciate po namin kayo doon, Ma'am Ophel. Hindi lang siguro namin Kailangan. Thank you. napapakita minsan. Pero talagang, Thank you. opo, kasi when you meet other teachers, ay, hindi lang pala yun yun. Akala mo kasi when you're in your own school, I'm doing good, I'm doing great. And then when you meet other teachers, oh my. Katulad para sa mga, it's a big world out there. Ang dami ko pa palang hindi alam. So tama po yun. You continue to read, you research, evaluate yourself. Talagang kahit feeling mo or sinasabi ng iba magaling ka, no, kailangan mo pa rin talagang mag-aral na mag-aral kung anong best way na maibibigay mo sa mga bata, ano yung mga best strategies. Kasi po, iba na po talaga ngayon ang mga kids. Lalo na yung mga pandemic babies, iba na po talaga sila. Grabe. Tapos ang problema pa, sir, ngayon, wala na akong nakukuha ang mga seminars na nababayaran sila. Di kagaya nun, di ba, no, Teacher Sheena, Teacher Joy, ginabayaran sila sa seminar, nag-attend na sila, nabibigyan pa ng pera. Kasi sabi ko, para naman may ano din silang kinita, may sweldo sila dito, pero may kikitain pa rin. Kasi napipil ko na kailangan nila ng pera at that time. Sabi ko, sige naman sir, kaya nyo naman magbigay, bigyan nyo naman yung, doon din sa araw na yun, sir, na nagsiseminar. So, ginagawan po talaga dapat ng paraan. That is also a lifelong learning na kailangan mong umanap. Paano mapapasaya yung teachers? Kasi kung masaya sila, magiging masaya yung mga students. O paano pag gutom sila, di hindi sila masaya. Di hindi rin masaya ang students. Ganun lang po talaga ang approach ko. Being not from the educational world, kasi nasa planning and management ako. So, nagagawa ko po yun. Kasi madali, well, dati madali sa akin eh. Nitong pandemic, ang hirap po eh. Lahat parang kulang sa pera eh. Yeah. Ganon. So, pero, as much as possible, yung pinapagaan ko kung paano sila, dapat ganoon ang head ng school. Pagaanin natin para lahat matuto ng maayos, hindi lang sa academics nila, kundi pinaka-importante talaga behavior nila. Kasi pag nandun na yun, nandun na ang foundation ng lahat. Lahat yung nagawa natin yun sa Alpha Star, magagawa din ng lahat. Na bago ng pandemic, everywhere I go, pag mayroong bata na taga Alpha Star, yayakap sa akin, magmamano sa akin. Ganon. Kasi kahit na strikto ako in a way that they have to be disciplined. Yung nice discipline naman, hindi yung anak mo kayo, ganyan, gano'n. Basta, nakikita lang nila sa mata ko na I'm unhappy. Doon sa, especially sa kindergarten and lower years. Pag sa elementary na, medyo madali na eh. They know me already. So, when they saw me on the, by the door, ayos na eh. That's the way I help my teachers. Kasi hindi ko sila kumbaga nag-guide talaga doon sa lesson plans nila. Nag-guide ko sila kung paano magiging smooth. Tapos napoprotektahan ko rin sila kung sinusugod na. Dapat ganun eh. Hindi sila ang nasisisi, kundi try to understand na sa dami ng mga bata na nandyan, inaalagaan nila. Mayroon sigurong bata na hindi na natututo ng lahat na dapat, na hindi kaagad na ibigay yung need ng bata. Kaya bigyan ng pagkakataon ng yung teachers. So, they have learned a lot. So,
I promoted them to deputy principals kasi malaki yung na-absorb nilang knowledge sa the way we run Alpha Star na kailangan behavior before anything else. Ayun. So congratulations po ano kay Teacher Sheena and Teacher Joy. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa CSR Insights Lifelong Learning with Engineer Ofelia Emso. Hanggang sa susunod po naming episode. Thank you and God bless. Thank you very much, Teacher Sheena, Teacher Joy, and thank you very much, sir, and sa mga manunood nito or makapanood nito. Thank you so much po, and I hope you learn from what we are discussing. We will have more of this every week, maybe twice a week, or if the program is getting good reception, then maybe we can have more. We have a college student from Alpha Star as our interviewee tomorrow. Ayan, para may contents na tayo for next week. Ito yeah. For next week, kayo at saka yung si Joshua Gatmaitan. The parents approve because the student asked the parents for approval also. Thank you very much. And have a nice celebration. May kunti silang celebration, sir. Oo, dito po. Sa Alpha Star. Ganon. So, ayun, sir. Thank you so much.